daan dito kahit malakas yung hangin, hindi tayo mapapalad kasi medyo may kabigatan, 122 kilograms, no? Hello guys, this is Blackman Moto again and welcome back sa another video natin, ano? And this time ay muli kasama natin si Aerox 155 2023, ano? Kasi ito po ay isang taon na ngayon, ano? At alamin lang natin kung sulit ba ang Aerox 155. Ito po ay ginagamit ng pang daily. At kung mapapansin nyo naman, so pakita ko po yung kanyang odometer, ano, siya po ay nasa 8,600 plus pa lang, ano, at isang taon na. Kumbaga, nagagamit naman pang long drive, kaya lang ay napakadalang, ano. Most of the time talaga is pampasok na sa trabaho. So pagdating naman sa design talaga nito ng Aerox 155, wala tayong masabi, ano. At madami din namang makikita tayo sa kalsada na naka Aerox. At base sa kanyang mga komento ay sulit na sulit yung kailang unit, ano. So ito po ay stock lahat, wala pang napapalitan. Gulong, as you can see yung gulong niya, stock yan, kaya lang makapal pa din, no? Makapal pa yung gulong niya. Una at likod, makapal pa din. So wala pa nga pala tong ano, MDL, ano. Hindi pa pinapalagyan upang hindi maboido yung warranty niya. So alamin lang natin ngayong 2024 kung sulit bang bumili ng Aerox 155. At alam naman natin, napakadaming lumalabas sa market na option, ano, pagdating sa mga 150cc scooters. So tayo po ay mag-test sa bullet ito. So pakinig ko po sa inyo yung kanya pong engine. Check natin yung tunog ng engine niya. Kasi pan-checking, hindi pa napapalinis yung kanyang panggilid. Pero dapat napalinisan na to. Kasi nasa ano siya, isang taon ang gamit. Kapag yung makina. So smooth pa din naman yung makina niya, no? Smooth pa din yung tunog. Wala pang maingay na napapansin dito sa kanyang panggilid. Alright, let's go. Mag-test drive po tayo. Yung kanyang upuan, ito po ang ginagawa ng iba upang bumaba is pinapatabasan yan. For example, kung ang height nyo po ay mababa lang, like 5'2 o 5'4, parang ganun, tukod talaga dito, tukod. Kaya ang ginagawang option ng iba is nagpapatabas ang upuan. Tayo naman ay saktong-sakto lang dito, 5'11 tayo in reference. So left and right nating pa is lapat sa kalsada, ano, sa semento. Kaya hindi tayo masyadong mahirapan dito sa traffic. Iba mahirapan talaga kapag ano, kapag hindi ka binayaan ng height tapos matraffic ang dadaanan mo, is talagang tutukod ka. Mga buttons, of course tayo po ay may hazard, right? Hazard yan. Then high and low beam, parang turn signals. Kaganda sa turn signals niya, ano, magkabukod yung indicator. Pag sa left, nasa left siya. Iba kasi isang indicator lang, eh. So malilito ka kung nasaan ka ba liliko, kung nasaan ba naka ilaw yung iyong signal light. Odometer, speedometer, informative naman yung kanyang meter panel na visible, ano, visible. Let's go. Yung hatak niya, ano, so pansin ko lang doon sa hatak niya ay kailangan talagang palinisan para at least maging katulad ng bago yung kanyang hatak. Kasi bago pa din lang naman ito, isang taon pa din lang naman. Gandahan dito yung tangke niya, nasa unahan na, ano, ng rider. Nandito na siya. Kumbaga less hassle na sa atin yon pag tayo po yung magpapagas, especially kung yung pong ating likod ay may sakay, may daladala tayo or may backride tayo. So less hassle yung pagpapagas natin kasi nandito lang yung ating tangke ng gasolina. Yung riding position niya, of course, ganun pa din. Relax tayo dito, ano. As usual, dito po tayo dadaan sa lagi nating dinadaanan kapag tayo naggumagawa ng content. Para at least malawak yung kalsada. Yung hatak. Pero of course, kapag gagamitin po natin ng gabi itong unit or lagi natin ginagamit sa gabi, ay mas maganda magpalagay kayo ng MDL.
Eh sa gabi, mahina yung ilaw nito, no? Hindi sapat, hindi sapat. Hindi naman siya ganun kahina, hindi lang talaga siya sapat, especially sa mga long drive sa gabi. And shoutout nga pala sa owner nito, ano, kay Boss Joel, ano. Salamat ulit sa pagpapayam ng kanyang unit. Mga BBA tayo, so once na ma-hit natin yung 6,500 na RPM, lalabas yung ating BBA or mag-activate. So, bintulog ng makina eh. May gigil. Napaka-smooth pa din ng kanyang performance, ano. So comment na lang po dyan sa aking comment section kung may na-encounter na po kayong issue yung mga owner dyan ng Erockson 5 Bike 2023 model, ano, upang makatulong dun sa mga nagnanais o dun sa mga baguhan sa mundo ng motorsiklo. Swabe. Yung shock niya, okay naman yung play ng kanyang suspension. So, magandahan na dito kay Aerox. Laki ng gulong niya. Naka 140 tayo sa likod. So pag laki ng gulong, added safety yun. Especially kung mahilig kang mag-banking-banking. So, sulit na sulit ito. Malakas ang hangin. Try natin po pabilis ang takbo. Hangin. Tandaan dito kahit malakas yung hangin, hindi tayo napapalad kasi medyo may kabigatan, 122 kilograms, no? Suwabe. Wala pa naman tayong issue na encounter dito. Depende din talaga sa pag-alaga ng unit, ano, ang isang motorcycle. Ito wala pang issue. Yung pa lang talaga na hindi naman issue yun, eh. Kumbaga maintenance yun. Yung panggilid, kailangan ng palinisan. Boss, unleaded? Multang po tayo, sir? 150 lang. Sir, 150 po. Gas, unleaded? Oo. Wait lang, wait lang. Pula ba yun ako nagay? Pula, no? Pula po. Oo. Sige, pula. B-power tayo. Sir, 150. Oo. Power, gas. Siguro puno na yan sa 150 kasi kalahati pa lang eh. Sige. Abot na. Puno na din.
Yeah. All right. So all right. Ito po yung update natin kay Aerox 155. Since siya po ay isang taon na, no? At siya po ay all stock. At wala po siyang issue pa. Kailangan lang ipalinisan yung panggilid. Yun lang naman eh. Then alaga sa change oil ng unit, ano? Kumbaga, itatagal kasi ng isang unit kahit branded yan or local brand ay alagaan. Nasa pag-aalaga. Ito po muli si Blackman Motor. Paano saan tayo po nagpapaalam dito sa ating video, ano? Magkita-kita ulit po tayo sa next vlog. Ingat po tayo palagi. Ride safe. Bye-bye and peace out.